Yuppie! Ay, kinakabahan naman tayo ngayon. Sharpshooter. Masarap. Is it because Catholic school? No filter talaga to. Ang medical career, Dalvie, ingatan. Hello everyone, it's me, Dr. Dalvie. Today, we are going to play a game called Describe That Med School in One Word Challenge. Yes, na-excite ako ngayon. Tayo ay maglalaro. And here's the thing. Kailangan sabihin ko yung one word and not just any one word. Kailangan sabihin ko yung first one word that papasok. Kakaiba Taglish. The first one word na papasok sa aking isipan. Dapat kong sabihin yon. So, oh my gosh, sana wala akong masabi na ikasasama ng lipunan. So, ito na. Nandito na ang ating mga names sa mga med schools. I have no idea kung anong mga med schools na ito. At syempre, talagang hashtag no filter. Talagang kung anong first one word na papasok sa isipan ko, sasabihin ko talaga sa inyo. Yes. Tara na, let's play. Oh my gosh, this is it. Mm-mm-mm. Okay. Be nice to me. Ah, first med school. Wes V. Masisipag. Mag-aral. One word lang siya, no? So, masisipag. I think I'm referring more to the med students. Bigyan nyo naman ako ng chance to explain, no? Ang isa sa model ko, no, ng isang Wes V. med school student ay si Dr. Ansari Salpin. When I was a med student in PGH, in UP, siya yung aming pathology resident. And grabe, ang sipag niya. Naku, grabe, ang dami niyang alam. Talagang sisilip ka pa lang sa microscope, talagang sabihin niya sa'yo, oh, ganito ang makikita mo, Dalvie. Kaya ganun, tumatak talaga na tuwing may makikita akong Wes V. student. Oh, masipag to mag-aral, napakahusay. Correct. Oh, ito na ang next. Bubunutin. Ah! First one word. No filter talaga to. Ang medical career, Dalvie, ingatan. AUF. Oh! Ay, parang hindi ko gusto sabihin yung first one word. No. Parang masisensor tayo sa MDRCB. Masarap. Oo. Oh. Yun yung first one word ko sa AUF. Kaya ako sinabing masarap because may mga naging friends ako sa AUF nung med school days. We were part of this organization, samahan ng mga med school sa Pilipinas. Parang samahan ng mga ano eh, no? Samahan ng mga single sa Pasko, may mga ganyan. In-invite nila kami to go to Pampanga sa AUF. So ang Dalvie naman, okay, thank you so much for the opportunity. Pumunta naman ang Dalvie doon. Ay, naku, grabe. Nung pagpunta pa, mula nung lumabas kami ng expressway ng NLEX at pumasok ng Pampanga, Pampanga. Alam mo na, kain kami ng kain. Oo, sobrang dami. As in, ang dami namin kinain. Alam mo, doon ko nalaman at natutunan na ang dami palang klase ng sisig. Oo. I mean, I already know na iba't ibang klase yung sisig sa Pilipinas. Di ba, may version ang, syempre ang Pampanga, the original, may version sa Visayas, sa Mindanao, mga ganyan. Pero hindi ko alam na within Pampanga, ang dami palang version ng sisig at ang sasarap. Oo, nako, I know sisig is unhealthy, no? Pero isa po yun sa mga lagi ko talagang kinakain na, but no. Ingatan po natin, bawasan, let's be healthy sa sisig, okay? The best tasting halo-halo I've ever tried in my life, nasa Pampanga. At iba, oo, nako, mga friends ko sa AUF na nagdala sa akin noon, ako, i-ano nyo naman ako ulit? Kapag pwede na tayong mamasyal, after this pandemic, kain tayo ulit. Yung halo-halo na yon, it's the usual na gustong-gusto ko na halo-halo na creamy, oo, na hindi maraming ingredients, no. Tapos, ano, medyo may pagkayema ang dating, oo. I am telling you, that is the best tasting halo-halo ever in my life. Oo, gusto ko matry yun ulit. Masarap. Oo, yun yung memory ko sa AUF. Actually, akala ko tour ng mga historical spots, ganyan, o mga natural tourists. Mga natural spots, o mga nature tripping. Akala ko ganun ang mangyayari sa aming trip to Pampanga that day. But hindi, kain ang kain, kaya masarap ang word. Okay. Next. Ay, kinakabahan naman tayo ngayon. UP! First one word sa UP. Mahusay. Yung mahusay is hindi necessarily na
mahusay sa libro. Mahusay in terms na ginagawa niya ang lahat. Ay, naging drama naman tayo bigla. Gagawin niya ang lahat para sa bayan. It's far from being perfect. I could enumerate all the flaws of UP Med to you now. Napakadami nun. Pero in spite of these imperfections, sinusubukan niya araw-araw na ibigay ang lahat para sa Pilipino. Lalo na dun sa mga nasa nasa liblib na lugar, yun siya yung, medyo kinikilabutan ako, no? There's just something about UP Med that I will forever be proud of. Kasi after 100 years, nandito pa rin siya para ibigay ang lahat, lahat-lahat ng meron siya para sa sambayan ng Pilipino. Mahusay siya for training medical students, for training future doctors na may malasakit, hindi lamang sa kanyang sarili o sa ikaaangat ng kanyang buhay, kundi sa kanyang kapwa. I think many people had this impression na mahusay ang UP dahil grabe kami turuan in terms of anatomy, physiology, na yung grabe talagang dami-dami nababasang libro. Hindi yun eh. That was never the strength of UP Med. Alam mo, nung board exam namin, ang dami namin hindi alam, to be honest. But hindi man namin alam lahat ng nakasulat sa mga medical textbooks, tinuruan kami ng UP Med na maging maalam sa problema ng lipunan. At tinuturuan niya kami na hindi lang maging tahimik sa tuwing may injustice na nangyayari. Medical education in UP Med goes beyond medical textbooks, goes beyond the biological confines of a disease. It's so much more than that. Okay, going to our next med school. SLU Angels. St. Louis University sa Baguio City. Angels. Meron akong mga a number of friends from SLU Med. At ang mabait nila, hindi ko alam kung bakit. Is it because Catholic school? Oh. Pag internship sa PGH, hahaluan kaming mga UP Med interns ng 100 na interns from other med schools. So, nung time namin, 100 lang sila. Now, mas marami rin tinatanggap. Yung mga PGI na galing SLU, naku, ang mabait nila. Pag nung ano, internship, pag nagkakasulubong kami sa PGH, sabihin nila, "Hi, Dalvie, parang ang bait nyo naman." Oo, naku, hindi sila barabal. Oo, naku, napakababait na tao. Naku, parang pag di-imagine ko nga sila ngayon, no? Eh, hello, kilala niyo kung sino kayo. Parang silang alam yung angel na naglalakad sa PGH. Tapos, alam mo, in the context of PGH, ha, na kailangan rar. Oh, kailangan shark ka doon. Tapos silang ang babait nila, parang naglalakad sila, nag-follow up ng labs na, "Hello po, meron na po ba yung laboratory result ni patient X?" Parang gano'n. Kasi sa PGH, ibang labanan doon, di ba? Yung salitaan, iba talaga. Pero yung mga SL, yung babait. O, parang gusto ko silang sabita ng sampagita. Ganun din. Parang mga angels. Oo. Okay, moving on. Hi, this word for the day. I'm enjoying this, but I'm also taking cardic. PLM. Sharpshooter. Compound word, pagbigyan nyo na. Oo, magka-combine naman na yung may dash. Sharp-shooter. Oo. Ay, nakuday. Ganito yan. Kung internship, at may block-block, may grupo. So, ang internship, by group kayo iikot ng mga iba't ibang department. Ang gusto mong kagrupo mo, mga taga-PLM. Bakit? Ay, kay gagaling magswero, kay gagaling mag-extract ng dugo, amongst many other things na ikinahusay nila. But I think one of the standout compared to the other, ano, no, sharpshooter, mga graduates ng PLM, ikaw ba naman ang tumao sa ospital ng Maynila? O, diba? Noong internship ko kasi sa PGH, track B ako, so wala akong permanent na blockmate. So, ang dami kong nakasamang groups, no, blocks noong internship, at talagang walang mintes. Kapag meron akong kasamang ano, taga-PLM, talagang, "Oh, tara na, Dalvie, mag-line na tayo." Ako naman, "Oh, sige, line." Oo, naku. Feeling ko humusay din talaga ako dahil kasama ko sila. So, syempre kasi diba parang talagang yung mga taga-PLM, talagang parang mag-line niya, parang kahit na hindi na nakatingin, kitakapikit din, pasok eh. Oh. So, ako naman lang kailangan makipagsabayan ka rin. Oh, sige, linya rin. Pero tinginig na naman natin. Exaggeration lang. Ay! Nako, how many more yung bato? 1 million na med schools? Top-notchers. So siya lang parang, "My gosh, what time is break?" Okay! At iniito lang gusto ko. Grabe ang USD.
wait lang. Medyo na caught off guard ako doon. Thank you guys for watching and see you in our next vlog. Love, love, love!